Ito kasi hindi ko napaalam sa management mo. Pero sobrang dami ang nag-request. Oh. Yes. I'm ready. Char! May isang picture dito. Picture? Picture, yeah. Sa loob. Okay. Oo, kung ano yung laman, kung pag nakita mo yung picture, kung ano yung nararamdaman mo. Hi guys! Welcome to Luis. Ayan na naman. Yung mga bisita ko, agad-agad. Nag-i-intro pa lang ako, natatawa na agad-agad. Welcome to Luis Listens, kung saan napaka-espesyal ang episode natin ngayon. Talagang sobrang ni-request. Dalang kasama natin, Ms. Gemma Galanza. Welcome sa Luis Listens. Ikasama dyan. Hi, Gemma. Hi, Gemma. Galanza, much closer to the net. Hello po. Kadalasan dito sa aking show, sa aking vlog, ay ako'y naka-Amerikana, naka-short shorts, pero dahil sa'yo, dahil sporty ka, ako ay nagka-sporty outfit. Ano ang pakiramdam na yung suot kong shorts ngayon, kadalasan mukhang mas maikli pa sa mga sinusuot niyong shorts? Naiingit ako sa legs mo, mas puti pa yung legs mo sa akin. Kita mo yan? Kita mo yung legs ko, baka. Baka mag-distract sa legs ko. Yes. Dahil ang importante dito, ang aking mga katanungan. Dahil ang aking mga katanungan ay sobrang seryoso, sobrang kontrobersyal. Ayoko na mga kung ano-ano mga katanungan. Gusto ko, pag ginawa ko yung tanong, sagot agad ng malaman. Ready ka ba? Hindi ka ready? Oh, dito na. Thank you, guys! Di pa na siya ready. Kala, de, sorry ba? Sorry, sorry. Kala ko ready ka na eh. Ang aking unang katanungan para sa'yo, bilang isang spiker, ano ang mas gugustuhin mo? Ang kamay mo ay isang malaking hindalaki lang o 30 hindi liit? Sagutin ko ito. Oo nga! Seryoso nga! Ano mas gusto mo? Yung 30 hindi liit. Nai-imagine mo ba? Kasi, bakit? Yan. Kasi hindi lang naman ako papalo. Okay. Kasi syempre magse-set pa ako. Mahirap naman kung eh yung ito lang yung gagamitin ko. Parang isang solid lang isang na ganun. Ganun, hindi siya makokontrol. So ang habol yung control. Yes. Ang habol mo. Kasi pag sang hilalaki, may kanto-kanto so wala. Pag kukalo ko baka pumunta outside, di ba? Yan. Ganyan ang mga tamang kasagutan sa aking katanungan. Anong katanungan? Ako nagtatanong, anong katanungan? Bobo. So eto, medyo seryoso na tayo ng konti. Paano nagsimula ang passion or hilig mo sa volleyball? Sa totoo lang talaga, ano talaga ako? Dancer dati, bago ako mag-yes. Nakikita ko sa TikTok yan. Nakikita ko yan. Yung uso sa school, yung mga street dancing, ganyan. Okay. Tapos, pag Christmas, ako yung pinapagod. Bibo sa pamilya. Sa pamilya din. Oh, nandiyan na sina tito-tita, di ba? Yes, okay. Ganyan. Pero, yung father ko kasi coach siya. Okay. Nang doon sa school namin. So, hindi naman niya ako pinilit. Pero yung parang, siguro na doon sa dugo namin talaga yung paglalaro. So, sabi ko, bakit hindi ko i-try? Nandiyan naman na yung father ko. So, mas madali nang matuto kasi matututukan po ako. So, grade 4 po. Yung start ako na grade 4, naglalaro na po ako ng volleyball. Tingin mo naging madali sa'yo? Dahil sabi mo nga, kumihilig ka sa pagsayaw, naging madali ang transition mo to volleyball? Medyo po. Kasi yung pomo, ang sakit. Yung pagkakapomo, parang ang sinasabi mo, agaw buhay ka, malapit ka na. Medyo. Bata pa ako. Huwag mo na ako ipo. Okay, medyo. Okay. Madali ba yung transition sa'yo? For me, opo. Kasi pag volleyball. Kaya. Kasi siguro pag nung dancer ako, kasi medyo flexible yung katawan, ganyan. So pagdating sa volleyball, parang yung pagdadive, pagdidig. So medyo madali na sa akin. Tsaka, lalo pagpalo kasi talagang kailangan i-stretch yung katawan. Cardio? Yes, ayan pa. So, magandang factor ang cardio din talaga. So kaya, ano ang pinakamahirap na aspect ng pagiging isang volleyball player? Kasi syempre, ang sarap panoorin eh. Opo. Pero sabi ko nga, lahat ng mga nakikita natin, yung mga atleta, ang nakikita natin sa games ay yung finished product. Yes. Kumbaga, hindi natin nakikita masyado kung ano yung pinagdaraanan nila to get there. Yes. So ikaw, ano yung pinakamahirap na part ng pagiging isang volleyball player or isang athlete? Siyempre, yung training po talaga. Okay. Nakakapagod. Actually, sobrang nakakapagod siya. Minsan, nakaka-drain talaga. Hindi lang sa katawan, pati sa isip. Kasi talagang kailangan mo mag-isip pag nasa volleyball ka. Pero siguro, sobrang tagal ko na rin pong naglalaro. Parang
sanay na yung katawan ko na nabubugbog talaga sa paglalaro. Diyan tayo papunta. Nabubugbog ang katawan ni Jem, nabubugbog ang isip, nakakadrain, kagaya sabi mo. So pag ikaw na sa stress, nalulungkot, paano mo hinaharap yun? Kasi hindi naman palaging porket athlete ka na pinapalakpakan ka ng mga tao, sincere ka, it's always a good day. Mm-mm. So pag kunwari ikaw may pinagdaraanan ka sa life, love, work, lahat ng yan, paano mo hinaharap yun? Minsan kasi yung volleyball, yun yung ano ko eh, parang pantagal ko talaga ng stress. Okay. Gusto ko talaga nagte-training, gusto ko nasa court, gusto ko may hawak kong bola. Pero nitong mga nakaraan dahil medyo nagiging cost na rin yung volleyball sa akin. So, pag after ng season talaga, gusto ko talaga walang volleyball. Hindi ko iniisip yung volleyball. May ano ka ba? Yung for example, ang trip mo ay let's say mag-beach, magbasa, o mag-computer. Ano sa mga ganun na ginagawa mo outside of the game? Ngayon, hilig ko talaga mag-karaoke kasama ng family. Oh, no! Huwag natin binabanggit. Ingat-ingat ka naman sa panalita mo. Dahil pag binanggit mo ang karaoke, isa ako sa mga tinitingalang singer ng Pilipinas. Kung meron tayo mga Mr. Pure Energy, ako sa ASAP na aking show, pinangalanan akong King of All Souls Day. Kasi pag umi... Nakikinig ako. Okay. Kasi pag kumakanta ako, punong-puno ng emosyon. Dahil nga hilig mong karaoke, baka pwede humingi ng konting sample mula sa'yo, Gemma. Ano yung pambato mo sa karaoke? Ako kasi bakit ngayon ka lang? Hindi ko pa pinipindot na sa 100 na. Anong pambato mo sa karaoke? Got to believe in magic. Got to believe. Pwede ba pa isang bagsak lang? Kahit dalawang linya lang ng got to believe. Siyempre nag-uusapang kantahan tayo eh. Pag nagustuhan ko, baka sabayan kita. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world not full of strangers. Wow! Iba! Iba! Okay, so eto, your younger sister's also in volleyball. Yes. Yung sa inyo ba, may family conflict ba yan? Or hindi kaya, not conflict, but competition? Ayun naman po yung kinaswerte naman po ng parents namin. Okay. Kasi hindi po kami, healthy naman yung... competition. And kasi magkakaiba kami ng position, so parang walang pagka-compare sa... Yung sobrang rivalry talaga. Yes, opo. And malalayo yung age namin, so hindi kami nagkakaabutan sa isang liga. Yeah. Siguro ngayon, kasi graduate na yung kapatid ko, pero ngayon kasi no pressure na parang ano ba, maglalaro ka ba? Or gusto mo na lang bang magtrabaho? Ganyan. So kami, kung ano lang talaga yung hilig namin ngayon, hindi naman ho kami pinitigilan ng ano na. Mahirap ba maging leader ng isang team? Kasi syempre may mga kanya-kanyang ano yan, may mga kanya-kanyang style. Yeah. Na even if sabihin mo na may coach, na technically pag nasa court na kayo, iba din yun eh. Diba? May instructions ang coach, pero once the actual game happens, iba din ang direction ng tao. Even if you want to believe na meron talaga, diba? So mahirap ba pag kunwari may nakita ka na naggawa ng teammate mo na hindi inaasahan o hindi kaya nagkamali? Anong style mo pagka ganun? Ngayon kasi, parang halos lahat naman po kasi kami, parang responsible naman po kami sa mga goals namin and may kanya-kanya kaming mga trabaho na kaya namin talaga namin gawin, kumbaga. Pero siguro, swerte na lang din po kami sa crewmate kasi yung leader namin, yung captain ball namin, si Ate Lai po, sobrang ano talaga siya na every time na may pagkakamali, talagang sisitahin niya kami. So ngayon, parang na-adapt ko na rin sa na every time na may mga pagkakamali kami sa loob ng court. Kumbaga magkusa na lang kami din na pagsabihan yung bawat isa. Tama no, sa isang team, regardless din naman of seniority, mm-mm, may obligasyon kayo to make the whole team better, di ba? Tingin mo pag ikaw naman naging coach talaga. Tingin mo paano si Gemma pag siya ay naging... Ako sinasabi ko sa inyo, pag ako naging coach ng kahit anong team, maniwala kayo, siguradong magcha-champion yun. Pagdating ko pa lang ng practice, alas 7 pa lang ng umaga, anong unang sasabihin sa akin ng players ko? Coach, good morning. Kung sino man yun, bibigyan ko na kaagad. Pak! Wala ka pang ginagawang mali niyan. Huwag mong antayin, may gawin kang mali. Good mood pa ako nun, ha? Alas 7 pa lang. Good mood ako. Parang ayaw ko ito maging coach. Eh, huwag kayong mag-alala. Siyempre, doon ako sa basketball. Basketball. Sa basketball ako, siyempre. Pero, good morning, coach. Laka pang ginawa. Bibig ko, balik ko yung sarili ko. Ayan, hindi, ibalik natin. Ayan, ikaw, paano ka kaya pag naging coach ka? Ako, siguro sa dami ng mga natutunan ko, ang pinaka gusto kong gagawin ko sa team ko na no pressure, play happy,
alam mo yun, good vibes lang. Kasi parang pag naglalaro ka ng masaya, na ilalabas mo talaga yung laro mo. Parang wala akong inisip, kundi, yun, ito, paluin mo lang, kundi receive ka lang, mag-service ka lang, yung ganun. Sobrang gaan sa feeling. And syempre yung lahat talaga tututukan ko. Per position, ganyan, like kahit spiker ako, tututukan ko talaga yung libero, yung setter, ganyan. And kasi iba din yung feeling kapag yung coach napapansin yung players. Okay. Parang yun yung nagiging mas papansin yung mga players. And mas nakikinig sila sa in a good way. Kung baga, yes, naman. In a positive way, yes. Nagpapabibo. Oo. Ginagawa talaga nila. Yes, kasi kami sa team, pag ano kami, bida-bida kami, mga ganun. Okay. Yung volleyball, isang tabi na muna natin ng konti. Okay. Gemma. Ay! Usaping puso naman tayo. Paano si Gemma pag na-in love? Paano pag grabe, punong-puno ang kanyang puso at isip ng pagmamahal? Nababaliw ka ba sa pag-ibig? O ikaw yung kaya mo naman i-manage yan? O give your all ang laban? Wala pa ba? Sorry. Hindi. Siyempre, binibigay ko naman yung lahat naman. Pero dati nadala na ako sa talagang binigay ko yung lahat. Kasi syempre medyo natalo tayo nung binigay ko lahat eh. So ngayon dahil syempre natututo naman tayo sa pag-ibig. So ngayon binabalance ko na. Syempre ngayon natututo na rin ako na kahit nagmamahal ako ng ibang tao, minamahal ko din yung sarili ko. Okay. Kung gaano kalupit, wapak. Ganong kalupit ang wapak. Yeah. Yan. Ano mas gugustuhin mo? Yung significant other mo is kumbaga same athlete o hindi kaya kasama mo talaga naglalaro o hindi kaya sana outside of the sport? Ako, wala naman akong problema sa kung anong trabaho or anong status niya sa life. Basta ang gusto ko sana yung naiintindihan ako. Kasi medyo ano ko, may aning-aning ako dyan. Huwag ka mag-alala, alam ko. Nakikita ko naman. Hindi, pagka-aning-aning ganyan. Ano yung mga aning-aning? Bigyan mo ko ng isang example ng pag-aning-aning ni Gemma. Ano, pag gutom ako, oh. Talagang nag-a-attitude ako, gano'n. Ano ka, hungry, yung tinatawag ng gano'n. Kahit wala siyang ginawa, naiinis ako yung gano'n. Yung kunwari lang, kunwari tayo. Oo, yan. Tas ako, tahimik lang ako. Kunwari, nagpo-phone lang ako. Tas ikaw gutom ka, bubulyawan mo ako, gano'n? Hindi naman. Kunwari, for example, nag-deliver ng food. Ayan. May ginawang di tama yung nag-deliver. So, mainis na ako. Eh, kasi nga ganito eh. Eh, ganyan. Tapos nagsisigawan ko na yung partner ko. So, may ganun akong attitude. Tsaka yung, meron din kasi akong attitude na parang, minsan yung hindi ko alam pero malungkot ako, ganyan. So, yung partner ko, siya nakakaalam kung bakit ako malungkot. So, kailangan talaga. Yung parang, maiintindihan niya ako agad. Yung ganun. So, yung medyo, try mo akong pakinggan kasi baka may dahilan na kung bakit ganun. Ano yung pinaka nakakabaliw na ginawa mo for love? O hindi kaya pwede yung ginawa for you? Ewan ko, hindi ko na basta grabe akong magmahal. Hindi ko na sabihin, medyo ano na yung part na yun. Okay, okay. So, sobrang love ko siya. As in, may mga hindi na ako nagugustang gawin. For myself, tsaka sa amin dalawa, yung ganyan. So, hindi siya healthy. Ganyan. Okay, but kumbaga pinaka-importante is you learn from that. Yes. Diba? So, okay. Alam mo, isa sa mga matindi sa volleyball, yung pinaka-intense ay yung stare down ninyo. Pag kunwari nakamatindi kang spike o kung naman, yung pagka-landing mo yung... Tingnan, pagka ganun, ano yung iniisip ninyo? Pag kunwari nagka-isang malupit ka na spike, pak! Kita ko yung mga tingin nyo doon. Yes. And then after, madami ng... Bashers, char. Pero kasi, ano naman, parang gets naman yung mga tao kasi may mga kanya-kanya silang bias na yes, team yes, or yes. Na players. Pero kami kasi, as a player, minsan hindi naman kami nagagalit dun mismo sa player. Hindi. Pero yung giggle mo lang, kasi nailabas mo siya after mong yung moment na yun yes, eh. Oo. So hindi, minsan nga meron si Ate Michelle, dati nung college siya. Meron siyang time na suwag niya si Ate Lai. Pero afternoon, hindi niya alam na suwag niya pala si Ate Lai. Napanood niya lang sa video. So, ganun talaga kami na parang di namin talaga alam minsan na yung ginagawa namin. Na in the moment lang yes. Kayo. Kung kunwari, pwede bang ibigay mo sa kanila ang pinakamalupit na stare down mo? Kunwari, championship point. Tapos kunwari, pa-spike ka. Lahat, yung buong team, kasama yung coach, sinubukan kang i-block. Pero nalusot mo pa rin.
ano yung stare down na ibibigay ni Gemma? Gagawin ko? Oh, okay, sige. Yan, yan. Kunwari buong team nandyan ha. O, ipuwesto natin, ipuwesto natin. Yan, yan, yan. Kunwari buong team, kahit yung audience, kahit yung pamilya nila pumunta para i-block ka. Pero na-spike mo pa rin. Kasi ako pag nag-stare down ako, parang nagkakatrio na. So, pagpalo. Tapos na. Ba, malupit ah. Yes. Tsaka, pero hindi ko na inuulit yun kasi daming bashes. Ano yun? Tsaka ibang mga tao, zoom in pa yun eh. Yes. Di ba? Yung eksaktong kita mo yung face. Kasi titingin ako sa ano, sa pupunta doon sa floor. Tingnan mo, kunwari ko yung kalaban. Okay. Tingnan so, kunwari ako yung blocker. Ayan, yan. Tingnan mo ito yan. Tingnan mo kung matitakot ka, mag-spike ko. Nope. Yes! Ayan, perfect! Nakuha mo! Okay ba yan? Ganun, yes. Matitakot ka doon? Medyo hindi. Hindi ka matatakot. Hindi, kasi ano din, tatarayan din kita yan. Okay, pero eto, so far sa lahat ng napagdaanan mo sa volleyball, ano yung pinaka-importanteng natutunan mo? For me, yung i-enjoy lang talaga yung mga, yung moment na nandun ka. Sa volleyball, sa life, ganyan. Kumbaga, huwag kang magmadali. Kasi dati ako parang ano ako dati. Ano yung parang aligaga ako. Uh-oh. Parang gusto ko agad, makuha ko agad yung mga goal ko na imposible namang mangyari. So ngayon, gusto kong isa-isa lang, ano mo yun, one day at a time. Kung ano yung goal ko, ito yung gagawin ko. Ay, may naisip lang akong tinong. Sorry for interrupting you. Okay lang. Pag nakikita natin na nag-champion ang isang team, kahit anong sport, is nakikita natin pagdating sa locker, is yung victory, mag-celebrate sa court. Pero papaano, like for example kayo, papaano pag kunwari grabe yung loss na kumbaga let's say pa-championship na kasi hindi umabot. Ano yung pinag-uusapan niyo sa locker room after? Tahimik lang ba lahat? Oh o ikaw ba magmo-motivate o si coach ba na guys may next conference pa mga ganun ganyan or kanya-kanya? Ayan yung pinaka gusto ko i-share. Last time na natalo kami. Galing ko 'di ba? Naisip ko 'yan. Yes, perfect yung tanong yan kasi nang natalo kami last time sa reinforcement yon, so second lang kami. So sobrang competitive kasi namin, ang usap namin, babawi tayo next season. Ganon kami agad. So hindi ka... Yung boses nyo, ganon lang yung babawi tayo? Oo, as in ganon kami kagigil. As in babawi tayo next conference, hindi pwedeng ganyan-ganyan. So as in ganon kami talaga. And yun din siguro yung maganda sa culture ng Creamline kasi hindi namin pipiliing malungkot or damdamin yung talo namin. Kasi nakakaramdam naman kami talaga ng talo. I'm sure. Pero I'm sure. Lagi namin sinasabi na kaya namin bumawi. Babawi ka. At bumabawi na ba and kayo? Yes, babawi talaga kami ng bonggang-bongga. Yun lang. And sa, ano naman eh, parang tiwala kami sa sistema na meron kami. Kasi yun naman na talaga yung nagpapalakas sa kami. Anong gusto mong sabihin sa napakaraming aspiring volleyball players ngayon, ng mga bagets. Yes. Diba? Kumbaga, yan yung gusto natin ma-push pa. Anong gusto mong sabihin sa kanila? And even those, na kumbaga, nandun na sila, na malapit na mag-pro, pero syempre may mga kanya-kanya silang pinagdaraanan, yes, day in and day out. Anong gusto mong... Ayan. Kung love mo naman yung volleyball, mahalin mo lang. Huwag mong sukuan. Kasi iba din kasi yung ibabalik sa'yo ng volleyball eh. Kasi for me, ako yung sobrang minahal ko yung volleyball, ang dami niyang ginawa at tinulong niya sa akin. Kapag tapos ako, ngayon natutulungan ko na yung family ko, nakakapagpagawa ko ng bahay, alam mo yun, nakukuha ko na yung mga gusto ko kasi hindi ko sinukuhaan yung volleyball. And syempre, sobrang madami kang matututunan sa life mo. Mas naging strong ako as a person compare dati. And makikita mo rin yung mga taong talagang importante sa'yo. Talaga naman. Malupit. Siyempre yung team yun. Totoo. Ngayon talaga, as in, maliban sa family ko ngayon, yung Creamline talaga yung second family ko na talagang kung kailangan ko ng kausap or pag may problema ko, nandiyan sila talaga. Ako, on a personal note, yes, magsiseryoso ako ng konti. I'm very happy na nabibigyan na ng ganito kalaking spotlight, yes, ang volleyball players natin. Kasi diba for the longest time, ang Pinoy naman talaga basketball nation tayo. Yes. Bagyo, lindol, kahit ano pa yan, babagsak at babagsak ang mga Pinoy sa basketball. Yes. So I'm happy pag nakikita ko yung PVL na punong-puno, yes, nakikita ko pa nagtitrend yung mga players because naniniwala ako na we have some of the best talent na pwedeng ipagmalaki din. And it's about time na we shine that spotlight on our volleyball players. So I'm happy for you. Thank I'm happy you for po. All the players. Yes. I'm happy for the whole league. At sana magtuloy-tuloy pa yan sa inyong lahat. And you are an inspiration. At nakikita ko naman sa iyo na it wasn't an easy ride to get there. Diba? Pero you enjoyed it and you're sharing, yes, whatever you have sa napakaraming tao. Pero nag-promise ako kay Gemma na hindi ako magiging controversial
na dito sa Luis Lessons kasi gusto ko kulitan lang, 'di ba? Ayoko ng mga pa-controversial, mga ganyan-ganyan. Gusto ko masaya lang. Pero eto kasi hindi ko napaalam sa management mo. Pero sobrang dami ang nag-request. Sobrang dami ang nag-request na etong itanong ko sa inyo. Sorry na, sorry sa buong management. Yes. I'm ready. Char! Yes. I'm ready. So, ito kasi nung nalaman ng ibang mga tagahanga na na mag-guest ka. So, lahat sila sabi nila, ito po pakitanong. May isang picture dito. Picture sa loob. Okay. Kung ano yung laman, kung pag nakita mo yung picture, kung ano yung nararamdaman mo. So, sorry sa management. Alam ko na, kumbaga, pero pinaalam ko to. Kung ano yung, kung ano yung masasabi mo dyan sa picture niya. Pakita mo. Papakita ko? Are you sure? Char. Papakita ko talaga. Kinabahan. Ano ba? Dami nagtatanong. Dami nagtatanong kung ano ang reaction mo dyan. So sana ma-share mo siya. Hindi kita nakilala. Bakit? Payat ako dyan. Malusog ako ngayon. Hindi. Ang bata mo pa dito. Para kang siya. Bakit bumabalik sa edad ko palagi ang bata ko pa dyan? So wala kang reaction? But parang feeling ko kinabahan ka na ko. Sobrang kinabahan ako. Hindi. Pero syempre, ang paabs ni Yan. So ano nga masasabi mo sa... Maraming nag-aantay. Maraming kung ano ang comment mo dito sa picture na to. Iniisip ko kasi nung kumukha mong K-pop. Siwon. Saray mo doon, yes! Hindi ko kiniklaim, pero yun ang sinasabi nila. Kumukha ka daw si Siwon ng Super Junior. Huwag kayong magalit kasi iba naman talaga sila nagsasabi. But at least alam na natin ang reaction mo dito. Gemma, thank you very much. Thank I know so you're very busy. I know you value your rest. So thank you very much. Sana nag-enjoy ka sa Lucky TV, sa Luis Lessons. Thank you very much sa lahat ng mga nanood ng Luis Lessons. Hope you enjoy the vlog. Kulitan lang naman lahat. Kaya naman, ako ay mag-iiwan. Kadalasan kasi tinatapos ko yung show ko na ako ay may mga kasabihan. Kasi hindi puro tawaanan lang ito eh. Gusto ko may mga natutunan sa akin ng mga tao. Gusto ko ay kahit papaano may nararamdaman pagkatapos manood ng aking munting show. Mahirap po ang buhay ngayon. Pero mas mahirap kung binibighay niyo yung utot niyo. Okay ba sa'yo yun? Mahirap yun. Kaya maraming salamat sa panonood ng Luis Lessons. Like, subscribe, share, enjoy the show. Gemma, thank you very much. Thank you po.